Suportado po ng mga miyembro ng gabinete ang desisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na no vaccine, no MGCQ. Nagbabalik si Mel Alasmora, Rise and Shine Mela. Ngayong nagdeklara na si Pangulong Rodrigo Duterte na no vaccine rollout, no MGCQ para sa buong bansa sa Marso, tiniyak ni Cabinet Secretary Carlo Nograles na may nakalatag ng hakbang ang pamahalaan sa magiging epekto nito sa ekonomiya. Naunawaan niya na kailangan natin mas lalong buksan ang ekonomiya, pero para sa kanya, step by step. Sa 52nd Cabinet Meeting sa Malacanang, kabilang sa mga natalakay na pamamaraan ukol dito ang pagpapabuti ng internet services sa bansa at pagbuo ng National Employment Recovery Strategy o NERS. To help move the NERS along, a NERS task force has been formed, co-chaired by the Department of Labor and Employment, and chaired by the Department of Trade and Industry, and co-chaired as well by the Technical Education and Skills Development Authority. Sa hiwalay na pahayag ni National Economic and Development Authority Acting Secretary Carl Chua, tiniyak niyang lalo pa silang magsisika para masimulan na ang vaccine rollout na susundan naman ng pagbubukas pa ng ekonomiya. Sabi naman ni MMDA Chairperson Benher Abalos na siya rin concurrent chair ng Metro Manila Council, kaisa sila sa desisyon ng Pangulo, gayon din sa mga hakbang ng administrasyon kontra COVID-19. Habang sa aspeto naman ng kalusugan, maging ang independent group na Octa Research, ikinalugod din ang naging pasya ng presidente. Sangayon kami sa naging desisyon ni President Duterte. Nakinig po siya sa mga healthcare experts natin at mga scientists. Both ng Octa Research ay makakuha na tayo ng mga vaccines at mai-roll out na lalo na sa mga healthcare workers. Nakatakdang makipagpulong si Pangulong Duterte sa IATF core members para naman isapinal ang bagong quarantine classifications na ipatutupad sa iba't ibang panig ng bansa sa susunod na buwan. Mel Alasmoras para sa Bayan.